Kaibigan, isang pinagpalang hapon sa kaibigan. Kaibigan, yung hapon, samahan niyo ako dahil i-review natin itong sorbitis, mga kaibigan, no? Itong, ayan, yung tinatawag na dirty ice cream na malinis, mga kaibigan. Okay, so aalamin natin kung ilan ang increase ng ating blood sugar sa isang sorbitis sa loob ng isang oras, mga kaibigan. Okay, so magsusukat muna ako ng aking blood sugar, kaibigan. Ayan. Ating blood sugar ngayon, mga kaibigan. Ayan. So ito ang ating blood sugar ngayon. Okay. So 121 milligram per deciliter ang ating blood sugar, mga kaibigan. Maintain na natin, control na natin yan dahil sa iniinom nating spirulina at saka ganoderma. Ayan. Okay. So ito na, mga kaibigan, no? Kakain na tayo ng dirty ice cream na malinis, mga kaibigan. Okay, so ito na. Samahan niyo ako dahil after 1 hour, susukatin ulit natin ang ating blood sugar. Ayan, mga kaibigan, tapos tayo kumain ng ice cream or dirty ice cream or sorbitis. 5 o'clock ng hapon, mga kaibigan. Mamayang 6 o'clock ng hapon ay susukatin natin ang ating blood sugar para makuha natin yung increase, no, within 1 hour, mga kaibigan. Ayan, kaibigan, naka-isang oras na tayo, kaibigan, no? Alas 6 na ng hapon, mga kaibigan, after tayo kumain ng isang sorbitis o yung tinatawag na dirty ice cream na malinis, mga kaibigan. Ayan, so ito na. Sukat na tayo. Mga kaibigan, 121 ang sugar natin kanina, mga kaibigan. Ngayon ay 121 kanina, 145, 24 milligram per deciliter ang increase ng ating blood sugar sa pagkain lang ng isang pirasong sorbitis, mga kaibigan. Salamat sa inyong patuloy na panonood. Please follow, like, share, and subscribe, mga kaibigan. Thank you very much.